Hello mga beshi, gusto mo bang kumain ng bangos kasama ang tinik? Yes, kasama ang tinik mga besh. Ito, gagawa tayo ng ulam ngayon na tatawagin nating Spanish style bangus sardines. Yes, so at the end of the video, lalagay natin ang mga costing natin. So wag na natin patagalin ito mga besh. Tara, mag-start na tayo. Ihanda ang mga sumusunod: chopping board, pressure cooker. Besh, kung marami kang lulutuin, kailangan mo ng medyo malaki-laking pressure cooker. Dahil maliit ang ating pressure cooker, mamaya mag-a-adjust tayo ng ilalagay natin dito. Kailangan din natin ng bangus. Dahil bida ang bangus na lulutuin natin, kailangan siguraduhin malinis ito at sariwang-sariwa. Besh, kaninang umagay, ganito ang itsura ng ating bangus. Napakasariwa, di ba? Kung bibili tayo sa palengke, make sure na sariwa ang ating bibilihin. Ipalinis na natin kay kuya. Yan, ipahiwa natin at sa ginawa niya ay ginawa itong 6 na piraso. At syempre, pag-uwi natin, kailangan nating linisin mga besh. O, di ba? Ang ganda-ganda ng ating bangus ngayon. Dahil hindi ka siya ang ulo ng ating bangus, pati ang buntot, hindi na natin muna isasali ito mga besh. Ihanda na natin ang mga sumusunod: carrots, garlic, onion, ginger o luya, dahon ng laurel, kamatis, at best, kailangan din natin dito ng olive. Ang gagamitin ko ngayon dahil available ay ang black olive. Ganito po yan. Konti lang ang gagamitin natin, mga isang cup lang po. At best, kailangan din natin ng isang boteng olive oil. Ang gamit nating olive ngayon ay galing sa Jordan. Pasalubong ng aking sister o diba bongga? Sosyal! Kailangan din natin ng toyo, suka. Ang ginamit nating brand ay Dato Puti Soy Sauce, Dato Puti Vinegar. Umpisahan na natin magbalat ng ating carrots. Pagbalat ng ating carrots, kailangan manipis lang. So alam mo na mga best, kapag magluluto tayo at para ganahan, kailangan matalim ang ating mga gamit. O ayan, di ba? Simpleng-simple lang natin ginawa, pati ang luya. Balatan na din natin. Pagtapos nating balatan, kailangan natin tong hiwain na parang pabilog. Alisin muna natin ang mga dulo-dulo ng ating carrots. Umpisahan na natin maghiwa mga best. So kailangan parang pabilog lang ito, pagaya ng ginagawa natin ngayon. Sige, hiwa lang mga bes hanggang maubos ang ating mga carrots. Charan! Diba? Ang ganda ng hiwa natin. Umpisa na nating linisin ang ating mga kamatis bes. Alisin natin ang mga tangkay. Hiwain din natin ang ating kamatis na parang pabilog. Hiwain ng hiwain hanggang lahat ay mahiwa. Dahil malalaki ang ating kamatis bes, gumamit lang tayo ng 4 na piraso. Charan! Ang kamatis tapos na. Isunod na natin ang luya mga bes. Hiwain lang natin ito ng isang beses. Charan! Ito na yon. Isunod ang ating mga sibuyas. Hiwain ito na pahaba. Siyempre, dahil hindi naman tayo nagmamadali, balatan muna natin ito bes, isa-isa. O, diba? Libang na libang ka bes. Habang tuwang-tuwa ka, ako naman dito, luwang-luwa na bes. Ang dalawa nating sibuyas, naging isa, dalawa, tatlo, apat. At syempre, pagtapos natin bilangin, kailangan na natin itong hiwaing parang pahaba. Pahaba talaga mga bes. Actually, pahaba talaga siya bes. Yan, tapusin natin hanggang maubos ang lahat ng ating mga sibuyas. Charan! Ito na siya mga bes. Isunod ang ating bawang. At paghiwa-hiwalayin natin. Pukpukin gamit ang kutsilyo. At syempre bes, kailangan natin balatan ito. Chap-chapin lang natin ng konti mga bes. Kung gusto mo ng chap-chap or pino na bawang, pwede rin naman. Dahil nakalimutan ko kanina, bumili ng sariwang labuyo, gagamit tayo ng dried chilies. Ihanda na ang ating pressure cooker. Ilagay na ang ating bawang, sibuyas, ginger, at ayusin ito ayon sa ating gustong pagkakasunod. Ilagay na rin natin ang ating carrots. At ayusin natin. So ngayon, ililayer na natin ang ating bangus. Oh, ayan na mga bes, ilalagay na natin ang ating bangus. Make sure na naka-organize ito para mabilis natin siyang makuha in case na maluto na ito. Sa second layer, ilagay natin ang ating mga kamatis. Ilagay na natin lahat ang ating mga kamatis mga bes para lalong sumarap at malinamnam ang ating niluluto. Sunod na nating ilagay ang ating black olives.
Dahil may konti pa tayong space, pwede pa nating ilagay itong natitirang ating bangos. Nga pala, best, nakalimutan ko ilagay ang ating laurel. Pwede rin ilagay sa ibabaw, pero pwede rin ilagay naman talaga ito sa ilalim. At maglagay din tayo, huwag kakalimutan ang black pepper gamit ang McCormick o kahit anong brand. Isunod na natin agad ang ating olive oil. Dahil bago ang ating gagamiting olive oil, kailangan muna natin itong buksan. Ngayon, ilagay na natin lahat ng laman ng nasa bote. Huwag kang mag-alala, best, at huwag kang matatakot dahil ang olive oil naman ay sabi nila ay napaka-healthy para sa ating katawan. Kaya okay lang kahit ibuhos natin lahat. Yung tipong binuhos mo na lahat ng pagmamahal para sa kanya, best. O, diba? Bigay todo na. Wala lang. Sunod nating ilagay ang ating toyo. Hindi yung toyo natin, mga bes, ha? Ilagay ang ating suka. O, ayan, natapos din. Takpan na natin. Handa na ang kalan at ang ating pressure cooker. Pero bago ang lahat, mga bes, lagyan muna natin ng asin dahil nakalimutan natin. Lagyan ng konting asin. O, ito na talaga, mga bes. Isara na natin ang ating pressure cooker. Make sure na nakababa ang ating whistle sa pressure cooker para hindi sumingaw. Sa gagawin natin ngayon, ang cooking time ay isa't kalahating oras. Pag tumunog na ang whistle, ibig sabihin kumukulo na ito sa loob. Sa pagkakataong ito, medium heat lang ang ating ginamit. O, mga bes, huwag kakalimutan, huwag na huwag mong bubuksan kapag tumutunog yung whistle na yan. Dahil maaaring sumabog ito. Pasingawin muna natin ang whistle para mawala ang pressure nito sa loob. O, ayan, pwede na nating buksan. Naamoy mo ba yun, best? Ang bango-bango! Wow! Mukhang masarap na ito, best! O, diba? Napakadali lang lutuin. Ayan, tingnan natin. O, diba? Wala na akong masabi kasi takam na talaga ako. Pero bago ang lahat, magkano nga ba ang nagastos natin sa pagluluto ng bangus sardines? Packaging na lang, pwede nang pangnegosyo. O, diba? Kayang-kaya, napakadaling gawin. O, ayan, mga beshi, susubukan natin kung talagang antinik ay malambot. Makakain natin ito. Yan. O, diba? Kitang-kita nyo, ang lambot. Wow! Ngayong araw na ito, meron kaming family gathering. Kaya, napili ko na ihanda itong special na menu para sa aking family. O, ayan, mga best. Sana nagustuhan ninyo itong aking video. At sana, sa susunod, kayo naman ang magpatikim sa amin. O, diba? Kung nagustuhan mo ang aking video, please don't forget to like, subscribe, and